Ah, pwedeng ikulong. Ito kasi 10 years imprisonment ho yan. 10 year imprisonment sila. Imprisonment. Oh. Dito naman, 6 months. Oh. So, mamimili yung mga taxpayer kung saan dapat, ha? Gaano katagal ang pagkakakulong. Lalo na yung mga merong letter of authority, ito yung pagkakataon ninyo para magpakulong kayo ng mga revenue officer. Okay? Whether bago siya sa BIR o luma na o matataas na official ng revenue officer, pwede nyo ipakulong. Gamitin lang ninyo itong sinasabi o itong command. Ang tawag ko kasi dito, Mau, ang tawag kasi dito, Mau, command to eh. Utos. Ayan, utos ho itong pinag-uusapan natin. So, ang command is very clear. Complied with. Eto. Tuloy natin ang pagbabasa, Mau. Second sentence, first paragraph. This statutory mandate carries with it the authority and responsibility of the Bureau to seriously deal with the incompetency, delinquency, and maintenance malfeasance of revenue officers. Malfeasance of revenue officers. Likewise, by express legal authority, the Commissioner of Internal Revenue as the disciplinary authority, tama, may create a disciplinary board of BAG to hear and decide administrative cases against against erring revenue officials and employees. Oh, maliwanag. Yung i-clear ko lang, ito kasing binasa ni Mao na presidente ng Rooms for Improvement, pwede kayong kumuha ng virtual opportunity. Rooms for opportunity. Pwede kayong kumuha sa kanya na. Ano ba number mo nga, Mau? So, sabihin mo nga, baka may gustong tumawag sa'yo. 091. Ah, sorry. Ibigay ko po yung number ng mismong office. Dali lang po ha. RF. Ito po yung number namin sa Room for Opportunities. 0961-589-3447. 589-3447. Ayan. Ito ho yung Rooms for Opportunities. 589-3447. O, ayan. Pwede nyo tawagan dyan si Mau. Ngayon, pag-usapan natin dito. Kausap ko ngayon si Mau. Ayan, kung gusto nyo hanapin. May tatlong kayong hahanapin sa deficiency assessment ng BIR. Okay? In-identify na eh. Number one is incompetency. Wow, ang bigat. Number two, delinquent. And number three, malfeasance. Explain ko lang isa-isa. Yung incompetency, tatawa ako eh. Yung incompetency, ilagay natin sa pamilya. Okay? Anak, ito 5 piso, umili ka ng patis. Sumunod yung bata, yung anak. Sinunod si nanay, lumabas, bumili. Pagbalik, binigay kay nanay yung binili. Ito na po, inay, oh. Yung binigay, bakit anak, hindi patis ang binili mo? Ang binili mo, suka. Incompetency. Yan ho yung incompetency. Sumunod, pero mali yung pagsunod. Incompetent. Ah, incompetent. Suka ang binili. So, ganun po yung sa deficiency assessment. Hahanapin nyo yung mali. Ha? Ito yung gagawin, mali yung ginawa. Incompetent. Okay? So, ibigyan ko kayo ng sample dito sa ginawa ko. So, ito, halimbawa nito. Wag yan, medyo madaling trabaho yan eh. O undeclared sales per book. Ito yung explanation. Tingnan mo kung tama yung assessment. May underdeclared daw per VAT return, 59 million. Incompetency yan. Incompetency, pag nakakita kayo ng ganyan assessment, incompetency yan. Why? Mali assessment eh. So, yun yung sinasabi. So, pag alam mo kung paano tumingin ng assessment, pwedeng-pwede mo na kasuhan yung revenue officer. Actually, sa umpisa pa lang, pag meron kayong letter of authority, ini-establish mo na eh. Lagi ko sinasabi to kay Mau,
yung administrative control at administrative supervision sa mga revenue officer, hindi mo pwedeng ibigay sa commissioner yan eh. Saksakan ng dami ng BIR official. 12,000 sila eh. So, pag nakamit ka ng revenue officer at in-issue ka ng letter of authority, ikaw ngayon yung merong administrative control na tinatawag. It's a legal term, ha? At administrative supervision dyan sa revenue officer na yan. Gamitin mo yun. Kasi sabi, strict observance and compliance with the tax law and BIR regulations. So, i-check mo ngayon kung nagkaroon ng observance and strict compliance with the tax laws and BIR regulations. Ganun lang nga simple. Sinabi na nga dito eh, kinumanda nga ni BIR commissioner eh. So, with that, pag wala, may delinquency. Anong ibig sabihin naman ng delinquency? Ha? Number two, delinquency. Pag sinabing delinquent is, merong requirement na gagawin. Bumili ka ng suka. Hindi bumili. Natapos na yung bumili ka ng suka hanggang alas 5 ng hapon. O, pinabibili siya. Inutusan ng alas 8. Alas 8 ng umaga, sinabi, bumili ka ng suka. Basta hindi lalagpas ng alas 5 ng hapon, may due date. Lahat naman tayo may due date eh. Lahat tayo may expiration eh. Di ba? Kaya nga may due date ang gamot, may due date ang COVID, may due date kung ano-ano, may due date ang buhay, may due date papunta ng simbahan, may due date papunta ng kung saan-saan, may due date. Okay? So, pag hindi ginawa within, on or before the due date, delinquent. Diba? Ang tawag sa mga taong hindi nagbayad ng kuryente bago dumating yung deadline sa pagbabayad ng kuryente, delinquent. Ganun din yung BIR, mga officials dyan. Mga delinquent, hanapin nyo yun. Pag hindi natapos yung kanilang trabaho within the due date, delinquent. Kasuhan nyo. Kasuhan nyo. Okay? Number three, malfeasance. Ayan. Mapaki-explain mo anong ibig sabihin ng malfeasance? Saan ko ba masayin, sir, yung malfeasance? Wala. Ikaw, anong ibig sabihin sa'yo ng malfeasance? Malfeasance. Meaning, sir, ng malfeasance, sir? Correct. Oo, definition. Sir, wrongdoings especially by a public official, sir? Okay. So, ang ibig sabihin ni Mao doon, mayroong gagawin to do. Okay? Illegally ang ginawa yung not to do. Ayun. O kaya, may not to do, bawal, ginawa. Yun yung dalawa. Okay? Example, huwag kang papatay. O huwag kang kukurot. Huwag kang mambabato. Huwag kang maglalagay. O yun yung prohibitory provision eh. Huwag kang maglalagay. Naglagay ka. Eh, di malfeasance yun. Okay? So, nasa ano naman lahat yan eh. Kung i-type nyo lang, i-google nyo lang eh. Legal definition, lalabas na yon. So, pupunta ngayon tayo dito sa binasa ni Mao na pangalawa. Kanino nyo raw isusumbong? Maliwanag dito na isusumbong nyo yan kay commissioner. Ayan o. At si commissioner daw, pwede siyang gumawa ng disciplinary committee. Hindi porket walang disciplinary committee na ginawa si commissioner, ay hindi na siya mag-a-action sa sumbong mo. Okay? Ang sinusumbong mo rito, administrative aspect. Ano yung administrative aspect? Pag nagsumbong ka kay commissioner, ang sinusumbong mo, sige, commissioner, pwede bang suspindihin mo siya ng 6 na buwan because merong incompetency, delinquency, and malfeasance? O, Mr. Commissioner, pwede mo siyang tanggalin, i-terminate sa BIR service because merong incompetency, delinquency, and malfeasance. Pwede yun. Bukod doon, eto tuturuan ko pa kayo, pwede niyong dalhin sa DOJ. Yung mga revenue officer, pag dinala niyo sa DOJ, pwedeng makulong nga ng 10 years yung mga revenue officers na yan o 6 months. Sabi ko nga, gagamit kayo ng section 269H at saka 275. Yan. At pangatlo na tinuturo ko ngayon, pwede kayong humingi ng damages under Republic Act 10-11-032 at saka 94-85.
pwede ho kayong humingi hanggang 10 million o parang nanalo na kayo sa sweepstakes. So kung may ginawa kayo ng kalokohan, pwede humingi kayong 10 million. Okay, hindi nyo makukuha immediately. Pero pag in-award yan ng court, imagine mo, may 10 million ka kahit maghintay ka ng 2 taon, may 10 million ka. Diba? May puhunan ba doon? May konting gasto. Siyempre, pupunta ka ng court eh. So yun yung mga nire-recommend ako sa inyo. Nasa sa inyo kung tatanggapin nyo o hindi. At itong sinasabi ko sa inyo is i-verify ho ninyo.